Good morning. This is Mer Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ngayon pong araw na ito, ituturo ko po sa inyo yung paggawa ng plastic bottle, ano, na pwede po ninyong pagtali naman, ano. Urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant, kung tawagin ko po yan. Makikita po nyo ang ating background. Ngayon po, nasa third floor ako ng aming bahay dito sa aking hanging garden sa puso ng Maynila, dito sa Paco, Maynila, ano. Turuan ko po muna kayo ng gumawa ng bote na ganitong pamamaraan. Tapos po ay ang ano pong lupa na yung gagamitin, ang tubig na yung gagamitin at ang fertilizer. So isa-isain ko po yan sa inyo. Una po, tuturo ko sa inyo yung paggawa po ng mga ganyan, okay, na pagtataniman natin. Kikita nyo po yung mga bote ito. Ayan. Ako po lahat ng bote nagamit ko na, no, pinaka the best pong gamitin yung bote ng Coke. Ang bote ng Coke po kasi ay naglalak siya, na naglalak siya ng kusa. Kikita po niyo, tsaka meron pong guhit yung bote ng Coke. Kikita po niyo, ayan, napapakita ko po. Ayun po, may guhit siya, no. Susundan niyo lang po 'yan kapag ginunting niyo, kapag ginupit niyo. Okay? Ito po nakagupit na siya, ha? Ang gagamitin niyo lang po ay sa yung matulis na gunting, ayan. Yung may tulis na gunting, tusukin niyo lang po 'yan, okay? Tusukin niyo lang po 'yan. Tapos kapag natusok niyo po, bumaon ng gunting, daan-daan po, gupitin niyo lang po siyang papaikot, no? Gupitin niyo lang po siyang papaikot. Gupitin niyo po siyang papaikot. Okay. Yan na po siya, no? Tapos ito pong baba niyo po muna ito. Ito naman po ay butasan ninyo. Ang pambutas din po ay yung gunting. Hawakan niyo lang po siya ng ganito, tusukin niyo lang po dito sa takip. Okay? Unti-unti po siyang ayan, bubutas. Okay? Ito po sa gilid. Tasan niyo po 'yan. Tasan niyo po 'yan. Butas, butas, okay? Right. Mga butas din po siya sa gilid. Right? Tapos diyan po kayo maglalagay ng lupa. Lupa po ba na buwagag, lagay niyo po diyan. Okay, pwede po kayong mag-direct planting, diyan din po kayo magtatanim. Pwede po kayong mag-direct planting, pwede po kayong meron kayong punla, magpunla muna, diyan niyo po 'yan ilalagay. Okay? Dito naman po ay yung tubig mo, na? Dito po yung tubig. Ano po yung tubig na pwede nating gamitin? Okay? O, sa lupa muna, saan po kayo pwedeng kumuha ng lupa? Pwede po kayong kumuha ng lupa sa pag umikot po kayo sa barangay ninyo, meron po kayong nakitang bakanting lote at may mga damo na tumuburo-puro, maganda yung tubo ng damo. Tanggalin nyo po yung damo, kumuha po kayo ng isang timbang lupa. So yun po, pwede nang gamitin. Kung nasa probinsya naman po kayo, meron po kayong, kumuha lang po kayo kahit sa farm, ano? Yung pong buwaghag. So dyan po ilalagay yung lupa. Pwede nyo pong lagyan ng chicken manure, no? Yan po yung fertilizer. O kaya po yung hipa, yung hipa ng palay, ang ratio po niyan 60% ng lupa, 20% ng chicken manure, tsaka po yung 20% ng hipa ng palay. So i-mix niyo po 'yon, 'yan po yung ilalagay po ninyo dito at mag-direct planting po kayo. Dito naman po tubig, no? Dito po ilalagay ng tubig, makikita po ninyo. Yan po, may tubig po 'yan, tubig po 'yon, no? Ito niyo po 'yon. So tubig, ang gagamitin po ng tubig natin, yung tubig po na kung dito po kayo sa Metro Manila, yung pong nasa poset natin, ano, gumamit po kayo yung pong pinatining nyo po muna, pinasingaw ang tubig, ano. Wag po yung kumuha kayo ng pinaandar nyo yung poset ninyo at pinandilig nyo kaagad sa inyong mga alaman. Kahit gaano po kaganda yung alaman mo, unti-unti po yung maninilaw at unti-unti po yung mamamatay. So dapat po patiningin nyo po muna yung tubig na yung gagamitin. O kaya naman po, meron kayong aquarium, ano? Meron kayong aquarium, kapag nag-release po kayo ng aquarium, yung pong tubig na yon, huwag nyo pong itapon. Ipandilig po ninyo sa inyong mga alaman. At yung pwede pa rin po nyo gamitin, yung pinag-ugasan ng bigas, ano? Pag po kayo nag-saing, binabanlawan po yung bigas, huwag nyo pong itatapon yon. Yung pinag-ugasan ng bigas, ipandilig nyo rin po sa inyong mga alaman. Okay? So, meron na po kayong lupa, na po kayong tubig, fertilizer po. Ako po, ang ginagamit ko pong fertilizer ay yung mga tuyo-tuyong daon. Mga tuyo-tuyo pong daon, ginugupit-gupit ko po yan. Ilalagay ko po dyan, ilalagay ko po rito. Tapos lalagyan mo siya ng tubig, kagaya po nun, ba? Lalagyan mo siya ng yung tubig na yan. Kapag po yung lupang tuyo, nakababa dyan sa tubig, unti-unti po siyang malulusaw
at yun po ay magiging fertilizer ng iyong halaman. Okay? Simpleng-simple lang po ang pamamaraan. Okay? Ito pong boteng ito, kapag po ay nilagay po ninyo, tingnan nyo po, bote ng Coke, dahil may guhit po siya, usa po siyang naglalak. No? Usa po siyang naglalak. Ayan. Right? Yung iba, nagtatanong po sila paano ka raw po nakasabit kasi po yung nakahang po yung mga bote ko. Kikita po ninyo, di ba? Yan po, nakahang po yan. Paano ko raw po siya naisasabit ng ganyan? Ang gamit ko po ay alambre, no? Yung alambre po, na yung alambre po, na yung maliit na alambre lang, tusok po mula sa loob, papalabas. Okay? May allowance pong ganun, may allowance. Tusok nyo po, papalabas. Kukuha po ko ng isang example na natin, ha? Tsaka yung alaman natin. Ayan, nakikita nyo po nasa likod ko. Ito. Ayan. Ito po ninyo. Alright. Kahapon po, nag-post ako sa aking Facebook at saka sa aking YouTube. Nagluto po ako ng pansit-pansitan. Nakikita nyo po ito, pansit-pansitan po itong tumubo. Ang talaga pong alaman ko rito ay itong insulin plant. Ito po ay pansit-pansitan. Marami pong nag-comment doon, yung iba raw po pala ay inaanom na, binubunot nila at tinatapon. No? So huwag nyo pong bunutin at itapon yan, napaka-healthy po niya. Masarap na siya, healthy pa. No? Alam nyo po ba yung pansit-pansitan ay isa po sa 10 halamang gamot na accepted o recognized po ng Department of Health. So yun po, yun po yung pansit-pansitan. Pwede po yung kainin nyo ng sariwa. Gawin po ninyong veggie salad. Pwede rin naman po niyang igisa. Masarap po siya. Ako po nagustuhan ko po sa ginisa. Ano? Kahapon po yung ulam namin ay ginisang pansit-pansitan. Napakasarap po niya. Para po siyang spinach. Mas masarap po siya sa spinach. Ano? Tsaka napaka-healthy po niya. Okay? Yan po yung ating yan po yung pansit-pansitan. Mula po ngayon, huwag nyo na pong itapon yung pansit-pansita niya. Huwag nyo na pong bunutin. Hayaan nyo lang po siyang tumubo sa inyong mga halaman. Minsan po, ano lang yan, makukusa lang po tumutubo eh. Ako naman po, nagpaparami talaga, no? Kapag po may, ano ako, inadadami ko po talaga at tinatanim ko po talaga mismo sa mga ganito. So, yan po ay pansit-pansitan. So, yan po. Ito naman po ay insulin plant. Ang insulin plant po, ang pagkain nito ay yung daon lang po niyan. Yung daon lang po niyan, kapag po 5 minuto bago kayo mag-almusal, 5 minuto bago kayo magtanghalian o kaya mag-apunan, kumuha lang po kayo ng isang daon yan, ugasan po ninyo, kaya 2 daon, ngat-ngatin nyo po ninyo, kainin po ninyo. Lasa po siyang talbos ng sampalok, ano, maasim-asim po yan. Magiging akmarin po sa inyong panlasa. Hindi po siya ganun kaasim, katamtaman lang po yung kanyang asim, yung pong insulin plant. Ano po trabaho naman po ng insulin plant? Ito po ay ino-normalize niya po ang iyong blood sugar. Ano? Kung meron po kayong diabetes, so mag-take po kayo ng insulin plant sa mga 2 flowers kada kain at ang tanghalian, apunan at umaga. No? So yun po yung insulin plant. Saan po siya nakatanim? Sa ating bote. Ito po yan, ba? Lupa po yung nasa taas na ito, ba? Direct planting po. Kapo yung alaman mo, unti-unti po yung lalaki. Yan, unti-unti pong lalaki. Yung ugat po niya, pupunta po sa ilalim. Ha? Dito po yung tubig, dito po yung tubig mo. Ha? Yan po yung tubig. Kapag po nilagay mo yan, yan. Ganun po. Maglalagay po kayong tubig doon. Ang fertilizer nyo pong magamit ay ang tuyong daon, ano? Maglagay po kayo ng mga tuyong daon dyan, makababad siya sa tubig, unti-unti po siyang malulusaw. May mga tanong po sa akin, hindi raw po ba tayo lalamukin dahil may tubig, may stagnant na tubig na nanandiyan dyan, no? Hindi po tayo lalamukin dahil kapag nilagay nyo po yung halaman mo, kapag nilagay nyo po yung bote, pinagdugtong nyo po yan, magpipix po siya. So wala pong siwang, ano? Wala pong pagkakataon ng lamok ay makakapangitlog doon sa tubig na nando doon sa ilalim. Ang lamok po kasi nangingitlog yan at namamahay yan doon sa mga tubig. Ano? So, hindi po siya makakapangitlog para maging kitikiti. So, kasi po, nakapik siya. Kita nyo po, nakapik siya. Diba? Yan.
So hindi po tayo lalamukin. Ako po yung second floor ko, third floor ng aming bahay, itong terrace, kapag-ikot po yan, ay iba't ibang uri po ng gulay ang aking tanim. Ano? Meron po akong lettuce, mustasa, pechay, meron po akong okra, no? Meron tayong talbos ng kamote, meron akong kangkong, at meron akong sibuyas, luya, at bawang. Sariling tanim lang po yan. Ano? Ito pong nakikitang sagot sa nararanasan kagutuman ng iba ngayong nasa home quarantine tayo. Ano? Dapat po maging keep yourself busy. No? Dapat busy rin po kayo sa inyong sa iyong bahay. Huwag po kayong magmukmok. Huwag po kayong matulog lang dyan o makahiga. Dapat po magtanim po tayo ng ganito. Yan po yung nakikita ng magsasakang reporter na sagot sa kagutuman na ating naranasan. Magtanim, magtanim, magtanim upang may makain. Ano? Magtanim ng gulay para humaba ang buhay. No, hindi po tayo magugutom. Ang magiging benefits po dito ay yung healthy, yung pagsasalo ng pamilya. Pangalawa ay yung pambili mo ng gulay ay masasave mo na. At yung Save the Mother Earth, dahil po yung mga tinanim natin gulay, sila po yung naglilinis ng hangin, ano? Dumadaan sa mga halaman, tapos bago natin malanghap yung hangin. So yun po yung ating pamamaraan. So sana po ay nakapag-share ako, no, ng kaunting kaalaman na pwede nyo pong i-apply ngayong panahon pong ito na tamang-tama po ay naka-home quarantine po tayo, no? Nagawa po ito ng magsasakang reporter. Tiyak po ay magagawa din po ninyo. So wala pong imposible kapag gusto po may paraan, kapag ayaw may dailan. May mga tanim pa po ako dyan sa taas. Kita po ninyo sa mataas. Yan po. Paikot po ito. Paikot po itong aking hanggang doon po yan. Ano? Aming terrace na ito ay may tanim akong iba't ibang uri ng gulay. So sana po nakapag-share ako. Abangan niyo lang po ako sa mga susunod ko pong video, presentation, kaugnay ng urban gardening. At kung may gusto po kayong itanong sa akin, pwede niyo po akong i-message sa aking YouTube channel, ang magsasakang reporter, ay sasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakaya. So muli, stay at home, stay safe, God bless us all.